Chapter 8. Itinaas ni Temari sa kinauupo ang bench ang kanyang mga binti at niyakap yon. Napakalamig ng klima ng umagang yon. Pero nagtitiis siya dahil gusto niyang makita ang pagsikat ng araw. Napakaganda rin sa paningin niya ang tahimik na Bulkang Taal. Hindi siya gaanong nakatulog kagabi dahil sa mga nangyari sa kanila ni Jubei. He had introduced her to his secret world and had told her something that she still wasn't sure until now. Idagdag pa na talaga namang nangalay ang mga binti niya sa halos isang oras na pag-upo sa kabayo. Iniikot kasi siya ni Jubei sa lahat ng sulok ng Stallion Riding Club. At masasabi niyang mas magandang pagmasdan ang lugar na yon sa gabi. O kaya naman, naging mas maganda lang ang perspective niya dahil mahal niya ang kanyang kasama. Napangiti siya. Malinaw pa sa kanyang alaala nang tangkain ni Jubei na halikan siya habang nakatanaw sila sa lawa ng Taal. Pero hindi nga yun natuloy dahil naging masyadong malikot ang kabayo nito. Hindi tuloy sila nakapag-concentrate at sa huli ay tuluyan nang nasira ang momentum nila. Pero kung subukan uli ng lalaking yun na halikan ako? Ay, nako, todo na to! Good morning, Mrs. Jubei sat at the other end of the bench. Inilapag nito ang dalang tsaa ng mainit na kape sa pagitan nila at tumanaw sa Taal Volcano. Pretty, isn't it? Oo. Masyadong maaga kaya tang nagising ngayon. Hindi ka ba nakatulog na maayos kagabi? Medyo. Namamahay lang siguro ako. Bakit sa bahay ko sa Manila, hindi ka naman nakakaranas ng ganyan? Nagkibit lang siya ng balikat. Ewan ko. Siguro dahil lagi tayong natakalmutan sa Manila. Samantalang dito, tahimik tayo at magkasundo. Ang gulo, no? Ikaw, bakit maaga ka rin yatang nagising ngayon? Namamahay ka rin? Naninibago lang ako dahil itong unang pagkakataon na may nakasama ako sa bahay ko dito. Napatingin siya rito. Ang ibig sabihin, wala pang babaeng nakatapak sa bahay na yun ni Jubei? Kahit si Romina? Lalong gumanda ang kanyang umaga. Napansin ko lang, bakit parang ayaw mong may kasama? Sa bahay mo rito at sa Manila, wala kang guest rooms kasi. I just don't like having someone messing up my life. Ayoko nang magulo. Pareho pala tayo. Ang pagkakaiba lang, wala akong sariling bahay. I'm still living with my father. Speaking of your father, nagkausap na ba kayo uli? Ibinaling niya sa Bulkan ang kanyang pansin. Hindi pa niya ako tinatawagan uli mula nang umalis siya ng bansa. Bakit hindi na lang ikaw ang maunang tumawag? Ayoko. Baka maistorbo ko lang siya. Imposible yan. Sinong magulang ang hindi gugustuhin marinig ang boses ng kanilang anak? Lalo na't nasa magkalayong bansa sila. My father wouldn't. Niyakap pa niyang lalo ang sarili upang labanan ang nanonood na lamig. Alam mo bang ang totoong dahilan ko ng pagpayag sa kasal natin ay para may mapatunayan ako hindi sa sarili kundi sa pamilya ko? Mula nang mamatay ang mama ko, lagi na lang akong constant headache ng pamilya namin. Nagre-rebelde ka? Hindi halata. Wala naman talaga akong balak magrebelde. I'm old enough to know what's going on. Kaya lang, ayaw nila akong bigyan ng pagkakataong ipakita na kaya ko ng sarili ko. Hanggang ngayon, isang teenager pa rin ang tingin nila sa akin na walang alam gawin kung di puro kalokohan. Tama ba sila? Kung bakit ako gumagawa ng mga kalokohang yon? Hindi naman yun para asarin sila eh. Paraan ko lang yun na maipakita na kaya kong lusutan ang problema ang kinasasangkutan ko.
Well, but they never took notice. Lalo lang akong nagtampo sa kanila nang basta na lang nila akong ipakasal. Para nga naman mawala na sila ng problema. Ni hindi man lang sila nag-aksaya ng panahong tanungin ako kung anong nararamdaman ko sa desisyon nilang yun sa buhay ko. If you're so against the wedding, bakit hindi mo sinabi sa kanila? They never bothered asking. You should have at least tried telling them. Well, hindi naman sila makikinig kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Galit ako sa kanila noon. Kung nabubuhay lang si Mama, hindi yun papayag na basta na lang akong ipakasal sa lalaking ni hindi ko kilala. Hahayaan niya ako magdesisyon para sa sarili ko. Kahit pa nga, puro palpak ka mga yun. Pero at least si Mama, in her own little ways, natuturuan niya ako kung paano bumangon kapag nagkamali. She taught me how to be a fighter. If so, bakit hindi mo ipinaglaban ang karapatan mo sa papa mo na makapili ka ng lalaking pakakasalan mo? I was after the money, really. Alam nating pareho yan. Yun sana ang gagamitin kong stepping stone para unti-unting iparealize sa kanila yon. Kapag napalakad ko na ng maayos ang restaurant na yon, meron akong konkretong ebidensyang maipapakita sa kanila. Kahit na hindi na ako magsalita pa. She heard him took a deep sigh. Ang totoo, pareho lang siguro kami ng pamilya mo ng tingin sa'yo. Nung una, akala ko isa ka lang happy-go-lucky na walang ginawa kundi ang konsumihin ng mga tao sa paligid mo. Nang marinig ko ang mga sinabi mong yan, naiintindihan na kita. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo na lang din yan sa pamilya mo at siguradong maiintindihan ka nila. Pinag-isipan na rin niya yon. Siguro kakausapin niya na lang ang papa niya pagbalik nito galing Amerika. Ikaw, Jubei, hindi ka ba nagalit sa ginawa ng father mo? Pinilit ka rin lang naman niyang magpakasal, hindi ba? Hindi. Bata pa man ako, alam ko nang tungkol sa kasunduan ng mga tatay natin. Kumbaga, ipinamulat na sa akin ni Papa na darating ang araw na maaaring magpakasal ako sa babaeng hindi ko mahal o hindi ko pa nakikilala. Kaya nang dumating ang araw na yon, tanggap ko na. Bakit? Hindi mo ba alam na pakikialam sa buhay mong ginawa nila? Matanda na ako. Alam ko na kung ano mga ginagawa ko. Kung sakaling hindi ako pumayag sa plano ng Papa, maiintindihan nila ako. Ah, oo nga pala. Iniintindi mo rin ang kalagayan ng puso ng Papa mo. Hindi lang naman yun. Pumayag ako sa kasal dahil gusto ko. Ha? And anyway, 6 na buwan lang naman yun. Let's just enjoy ourselves while we're at it. Payag siya. 6 na buwan. Kontento na siya ron. Pagkatapos nun, bahala na si Batman. Basta magpapakasaya siya sa piling nito hanggang may oras pa siya. Pahingi naman ng kape, mister. Kanina pa ako nilalamig dito eh. Sira ka talaga, no? Nilalamig ka na pala, hindi ka pa nagsasalita. Dinampot nito ang tasa ng kape at naupo malapit sa kanya. Then, he wrapped his arms around her. This feels good. Kaya nga dapat kanina mo pa sinabi, naninigas na rin ang mga pangako sa sobrang lamig. Ikaw dyan ang sinaulo eh. Pumasok na lang tayo sa loob, para tayong mga tanga dito na nagpapakamatay sa lamig. Mas gusto ko rito. Isiniksik lang niya ang sarili dito. Mas masarap ang init dito. Lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. May tama ka, Mrs. Life could really be this good sometimes. And she was just so happy that she experienced it with him. Mahal niya na ito. At siguro, kahit lumipas pa ang 6 na buwan, hindi na ito mapapalitan sa puso niya. Akala niya ay mas tatagal ng 1 oras ang pagkakalapit nilang yun ni Jubei.
Hindi pala. Isang malakas na tikhim ang bumulabog sa kanilang masayang paglalambingan. Nang lingunin niya kung sino ang istorbong yon, nakita niyang nakatayo si Romina sa nakabukas na sliding door na daanan papunta sa garden na yon ng bahay ni Jubei. Paano itong nakapasok? Kanina pa kasi ako tumatawag sa labas kaya pumasok na ako na makita kong nakabukas yon. Anito. Pasensya na. Naistorbo ko ba kayo? Hindi naman. Kumalas na si Jubei sa kanya at tumayo. Siya nga pala. Hindi pa kayo nagkakakilalang dalawa, hindi ba? Romina, this is Temari. My... We already met. Sansala ng babae. Jubei, pasensya na. Pero kasi gusto kong ituloy ang session natin ngayon sa track. Lagi na lang kasi tayong napopostpone. Nagkasakit si Temari. Hindi ko naman siya pwedeng iwan dito na lang mag-isa. But she's okay now. So, pwede na nga nating ituloy ang session natin. Magbibihis lang. Hinawakan niya ito sa kamay. Nagtataka siya nitong tiningnan. Huwag kang umalis, Jubei. Anim na buwan na nga lang ang natitira sa kanya. Makikihati pa si Romina. Hindi siya papayag. Temari. Huwag kang umalis. Bakit? May sakit ka pa ba? Umiling lang siya. Basta, huwag kang umalis. Jubei, you promised to teach me horseback riding. Mukhang wala namang dinadamdam pang asawa mo kaya halika na. Nakapangako ka na sa akin. Huwag mong sabihing babaliin mo na naman yun. Nakamasid lang sa kanya si Jubei. Hindi niya inilayo ang kanyang mga tingin. Nais niyang malaman ito kung ano talagang nararamdaman niya nang hindi na kailangan pa niyang magsalita. Huwag kang sumama sa kanya. O kung piliin mo. Unti-unting kumilos ang kamay nito upang alisin ang pagkakahawak niya rito. I'll be back, Temari. No, you won't, Jubei. Wika niya sa isip habang pinagmamasdan itong palayo kasamang babaeng tunay nitong minahal. Si Romina pa rin ang mahal mo. Siya pa rin ang babae sa puso mo. Kung ganun, bakit kailangan pa nitong iparamdam sa kanya na may espesyal din itong pagtingin sa kanya? She could feel it. She could see it in his eyes and on the way she talked to her. Kung ganun, bakit si Romina pa rin? Ibinalik niya ang pansin sa papasikat na araw sa silangan. Mas lalong nagliwanag ang kapaligiran at nakita ang tunay na ganda ng Tagaytay. Ngunit, wala na siyang makitang ganda. Nanlalabo na kasi ang mga mata niya dahil sa mga luha ng kanyang kabiguan. Temari! Tamang-tama, nandito ka! Si Neji yun. Naabutan siya nitong nagpapalipas ng oras sa Stallion's Veranda, isa sa mga restaurant sa loob ng riding club na yon. Dumating na ang mga crew para sa gagawin nating commercial. Ang direktor, mamaya nang dating. Pero bago kita iharap sa kanya, kailangan muna kitang makita mga bayo. Hindi ako marunong mga bayo eh. Hindi ka ba tinuruan ng asawa mo? Napadako ang tingin niya sa may outdoor arena. Naroon at abala sa pagtuturo kay Romina si Jubei. May tinuturuan na siyang iba eh. May pagkamasokista yata siya. Dahil imbis na iwasan niya ang mga eksenang magkasamang dalawa, ay hayun siya at nanonood pa. Hindi na bale. Ako nang bahalang magturo sa'yo. Hinila na siya nito sa braso. Let's go! Pero... Wala nang pero-pero. Nagmamadali ako. Gusto kong isabay sa summer month ang pag-i-introduce ng Stallion shampoo sa market. Nakasalubong nila ang dalawang lalaking inakala niyang magkaharap lang sa salamin. Magkamukhang magkamukha kasi ang mga ito. Jigger, Trigger, sumama na kayo sa amin. Bakit? Anong meron? Binalingan siya ni Trigger. Or ni Jigger. Basta, kahit sino sa dalawa.
Tantanan mo si Temari. Alam ba to ni Jubei? Masaya to ah. I'll tell him. Guys, not now. Wika ni Neji. Samahan na lang ninyo ako para maturuan ng maayos si Temari na sumakay sa kabayo sa lalong madaling panahon. Jubei was one of the best riders here. Bakit hindi na lang siyang magturo sa asawa niya? Well, he's busy teaching someone else. Singit niya. Si Romina. Nagkatingin na magkakambal. Hinila na siya ni Neji. Kung ayaw ninyo, ako na nga lang. Basta, sumunod na lang kayo sa dressage arena. Doon isa-set up ang mga gagamitin para sa commercial ng Stallion shampoo ko. Pakitawag na rin ang iba pang members. Pati si Jubei? Basta lahat. Huwag niyo nang istorbohin si Jubei. Anya. He's busy. Oh, don't worry. Kami nang bahala sa kanya. Pagkatapos ay malakas na sinigawan ni Trigger o ni Jigger, sina Jubei. Tol, itataanan na raw ni Neji ang asawa mo. Nahihiya pa raw kasi magpaalam sa iyo si Neji. Dugtong ng kakambal nito. Sana okay lang daw sa'yo. What are you two doing? Tanong niya sa dalawa. Hayaan mo na sila, Temari. Hinila na siyang muli ni Neji. Wala talagang magawa ang mga yan. Lika na! Pagdating nila sa dressage arena, kung saan mababa ang mga bakod kumpara sa mga racetrack, naghihintay na roon ang isang kulay chestnut na kabayo na naka-braid pa ang mane, pati na ang buntot. This is my Arabian Stallion Beast. Pakilala ni Neji sa kabayo nito. He's one of the best horses here. Kayang-kaya niyang dalhin ang kahit na sinong rider. So don't worry about him. Alam ko, nakasakay na rin naman ako sa kabayo ni Jubei. The Shadow Run? Oh, that's good. Magkapareho lang halos ang temperament ng mga kabayo namin. Kung ganon, itapak mo na ng maayos ang kaliwang paa mo rito sa stirrup. Tsaka mo dahan-dahang iswing ang kanan mong paa sa likod ni Beast. You can do it. Madali lang yan. Pero kasi... I'll give you a boost. Lumipat ito sa likuran niya. What? Boost. Parang buwelo. Para mas mabilis kang makakit sa likod ng kabayo. Eh... Hinawakan na siya nito sa magkabilang baywang. Nang marinig niya ang malakas na boses na yun ni Jubei. Neji! Get your hands off my wife! $1,000 na tayo, Kilig Junkies! Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ang buong The Kilig Pill Team sa pakikinig niyo sa amin. Hayaan niyo kaming bigyan kayo na mas marami pang tawa, iyak, at syempre, kilig para sa mga panahong mahirap ma-inlove. So paano? Abangan tuwing Wednesday at Saturday, 3 p.m. ang bago mong kilig prescription. Get your dose of romance here on The Kilig Pill.